Tayo na. Nakita nyo na ba kamoto yung bagong latest survey? Wala akong idea kung ano eh, kung sino ang nag-survey nito. Pero ito, posted po to dun sa ano, sa page ni ano, Sir Erwin Tulfo. Ayan. And na-verify ko to. Syempre, yung legit na maritas natin, si TP, since Thinking Pinoy, since marami siyang ano, marami siyang source, at lihiti mo naman yon. So, yon, ang nakalagay dito ay, teka, front camera natin. Ayun o, kita ba? So, as of April 2022, yan yung coverage ha, pero walang specific date kung kailan. Bongbong Marcos, rank 1 pa din. Lenny Robredo, rank 2. At Manny Pacquiao, still rank 3. Dendares, yan sila, Isko, and Ping. Ayan ho. So dito sa latest survey, dun sa Pulse Asia survey kahapon, ay si Bongbong Marcos is almost same sila na 54%. Ayan. At si Lenny Robredo kahapon na dating 24% down to 23% sa Pulse Asia, and ngayon dito sa latest survey na to is nag 18%. Eh bakit naman bumaba si Lenny ng ano, ng 18%, 'di ba? Halos ano. Akin yung binaba ah. But still, yung ranking nila same pa din. And then yung survey nila dito based dun sa polling, is si Manny Pacquiao nag-second. So last night, in-explain natin kagabi yan. So nanood ako ng mga political views ng mga analyst. Kasi yung mga analyst natin kamoto, ayan eh, naniniwala yan sa survey. Well, yung na, ano na, okay na. Nawawala internet ko eh. Okay na? Anyway, let's go back. So, kahapon, kagabi pala, nanood ako ng mga, ano, ng mga review ng political analyst based dun sa survey na, ano, na lumabas ng Pulse Asia. And then, yun nga, halos tanggap na rin talaga ng, ano, ng ni Richard Haydar yan at ng ibang political analyst na malabo talagang manalo si Pipi Lenny Robredo dahil ang laki ng laro. Well, si Lenny naglalaro lang ng 25, 16 to 20, yan. So usually dun lang naglalaro yung numero eh, diba? Tapos ano ba yung possible na bakit si Lenny yung survey niya kahit na marami daw sila sa rally, mga proclamation rally na ginaganap, eh kahit na marami sila, eh bakit hindi tumataas ang survey? First is, ang mga nasa proclamation rally nila, eh ayon dun sa ibang, ano, eh hakot. Okay. So, hakot, meron dun, hindi 100% yung mga inahakot mo, eh talagang diehard Lenny supporter yon. Hindi talaga yon. Kasi una, bakit? Eh, syempre, yung iba doon, pag sa probinsya nakakita ng artista, so possible na ang pinupuntahan ng tao doon, hindi mismo yung kandidato, yung artista. So, doon sila nabe-beng-bang. At saka, paano tataas sila sa survey, eh, kung ang mga hakot, eh, mismo, eh, sila-sila rin. Kumbaga, hindi na gumagalaw yung survey, pero sila-sila, galaw sila ng galaw, kasi kahit saan-saan sila nakakapunta. So, in short, niloloko yung nila yung sarili nila dahil nga, syempre, ikaw ba ay nangungulelat, halos mangulelat ka sa survey, layo-layo nung lamang ni Bongbong Marcos sa'yo. Syempre, parang sakit nga naman sa side nila yon. So, bilang pandilin lang, bilang isang propaganda, maghahakot, sasabihin, marami kami, mostly lahat ng shot gabi, para hindi mo mahalata o para ma-edit mo. Yung mga ganun, yung mga lumang galawan na, and then nagkaroon pa ng iba't ibang issue. Isipin nyo, si Bongbong, ang binabatong issue sa kanya is, yun pa din, kung ano yung issue noon, hanggang ngayon,
paulit-ulit lang, kung hindi ipapa-DQ, hahanapan ng yung tax evasion case, hahanapan ng yung hindi magbabayad dun sa ano, yung mga minani niya sa tatay niya na kinuha naman ng gobyerno, pero pilit pa rin na pinapasingil sa kanya, kahit na yung sa tatay naman niya, pero nakuha na nga ng gobyerno. O diba, eh, paulit-ulit lang, tapos balik ulit sa DQ. Tapos ngayon naman, tong isa, since yun ang binabato lagi sa kanila, so para magpaawa, eh eto na, gumagamit ng kung ano-anong tao, kesyo daw tutulungan, pero isipin mo, yung halimbawa dun is yung sa Sumilaw Farmers na sa loob ng 6 na taon na pag-upo ni BP Leni, bilang isang kawani ng gobyerno, yung Sumilaw Farmers, simula noon hanggang ngayon, ano, mahirap pa din. Diba? Eh, walang nagbabago. So, in short, anyari. Diba? Anyari. Walang nagbago. So, ibig sabihin, ito ay isang propaganda lang o palabas lang para magkaroon lang ng usapin na kaysa may tinutulungan sila. So, alam naman natin yung totoo na yun. And then, pangalawa, syempre, puro nga hakot. O mostly dun sa mga hakot, ano, puro mga kabataan. Puro mga estudyante. Eh, lahat ba nung kabataan na yun, eh, how can we sure na talagang botante na nga ba sila? At saka medyo doon kasi, since ang mga dilawan kasi, since kung matanda ang hahakuti nila doon, napakalabo. Walang maniniwala sa kanila, lalo na yung mga nakaabot nung panahon ng martial law. Kaya pansinin nyo, Kamoto, lahat ng supporters ni BP Leni, puro kabataan. Which is, eto, hindi inabutan yung panahon ni Marcos at natuto na lang doon sa ano, sa mga libro na puro paninira. At saka ito, since hindi naman lahat botante yung mga nandun, syempre, ito, yung mga research company, yung mga nagko-conduct ng survey, hindi ka mag-i-interview ng mga kabataan. Mostly, ang target mo dyan is yung mga nasa 25 pataas. Kasi mostly, yun na yung pinaka-ani, yung sure ka na registered voter. Meron din namang hindi. Ito kasi halos mga kabataan nag-aaral pa lang, eh, ano naman kinalaman kung tutusin yung mga kabataan sa politika? Eh, kung tutusin, nag-aaral pa yung mga yan, wala pang ibang halos iniintindihan kung hindi yung gumimik, diba, mag-ML ngayon dahil wala naman na tayong CET or ROTC. So, yun yung mga factor. Kaya hindi mag-i-conduct ng survey yung mga, ano, mga, tawag dito, yung mga nagsasurvey mismo. O, na, mga bata. Diba? Kaya hindi. Eh, mostly, mga supporters ni BB, mga loyalista, syempre. Yung sa father niya, tapos, though meron din naman kabataan, hindi naman din aalis, pero ito yung, ano, tawag dito, walang paninira. Kumbaga, syempre, pag pamilya mo, hindi naman maikakaila na, syempre, eh, tinuturo mo kung ano yung tama, dahil nga, against ka nga dun sa, ano, kung BBM supporter ka, ha, against ka nga dun sa tinuturo talaga dun sa parla, pero, wala naman tayo magawa kasi kasama sa curriculum siguro yon ng DepEd at ng CHED kung paano sisirain yung mga Marcoses. So, parang ganun yung datingan nun, di ba? Kaya, ang mga kabataan ngayon, imbis na nag-aaral, nag-EML na lang ngayon, at saka kapag minalas-malas ka pa, dahil na brainwash ka, edi punta ka na ng bundok. Rebelde na. Tapos, pangatlo, edi dami nagputukang issue, eh, sinasabi nila na malakas sila, pero paano masasabing malakas sila, eh hindi nga sila naangat sa survey. Bakit hindi sila naangat sa survey, lalo na ngayon, malapit na yung eleksyon? Kasi ho, ganito yung Kamoto, ang halos lahat ng tao ngayon, wala nang oras para manood mismo sa television. Mostly, lahat tayo nakatutok sa mga mobile phones natin, yan, cellphone natin, laptop natin, or anything na gadgets na handy na kung saan mas madali tayong makakapanood, mapipili natin yung oras na kung gusto natin sumaya, mabuisit, makimarite. So, sa phone na lang. Diba? Sabi nila, sabi ni Mel Mildred, in their dreams, boss, from China. Layo ah. Yan, shout out kaya Pamela Reyes Isol. So, usually, ganun na lang ang nangyayari ngayon. Eh, ngayon, since ang tao, sa sobrang busy, syempre, medyo ngayon, pandemic pa din, pero lumuwag-luwag ng konti. Kahit ako, hindi ko naman i-stressin yung sarili ko na kung ako, magtatrabaho,
'di ba, pipiliin ko na lang yung oras ko kailan ko hahawakan yung cellphone ko. Pero sino ba naman ngayon tao ang ano, ang walang merong cellphone? Halos naman tayo lahat dito. Hindi mo pwedeng bilbil yung TV mo. Kumbaga sa cellphone natin, kamoto is all in na tayo. So ganun kadali. So convenient para sa atin 'to. Eh yung nag house to house sila. Oh, nag house to house sila, tapos nag mall to mall sila, yung mga kakampings, anyari. Ang kala kasi nila, the more na mag house to house sila, dahil hindi nga sila umubra dun sa mga caravan, at saka sa campaign rally, still mababa pa rin yung survey nila, akala nila makakatulong yung pag house to house nila, at yung pag mall to mall nila. Hindi nakatulong yung kamoto, kasi yung mga tao na imbis na pupunta ka ng mall, tapos nagre-relax ka lang. Tapos pati ba naman doon, yung ibang undecided pa, ano ba naman yan? Sino ba naman itong mga to? Hindi ba pwedeng panoorin ko na lang sa Facebook, panoorin ko sa mga balita para magkaroon ako ng comparison? Siyempre, yung mga nagre-relax, nabubwisit. Diba? Pati ba naman sa mall, pati ba naman sa bahay, aabalahin kami? Aabalahin kami para ano? In short, magkakaroon ng commotion, magkakaroon ng pagtatalo. Kasi nga, yung mga undecided, hindi naman sila pinipilit din ng mga kabongbong, mga isko, mga pinglakson, mga pakyaw. Walang ganun eh, kasi wala namang house to house eh. Eh sa kakampings, ang nangyayari, nakita nila na, grabe naman, bilitan. Ngayon, pagka hindi ko iboboto yung kandidato mo at hindi ko napupusuan yung ibang kandidato dahil ayoko na lang makisawsaw sa politika, ngayon, pipilit mo yung kandidato mo na dapat sinini, na dapat sinini ko ganyan. Hindi naging ano, maganda yung dating doon sa mga tao na gusto na lang mag-relax. Nasa bahay mo ikaw, nagpapahinga ka, busy ka sa trabaho mo dahil panggabi ka, tapos yung ipapahinga mo, may kakatok pa sa inyo. Diba? So, time consuming. Imbis na nakatutok ka sa family mo, sa trabaho mo, nagpapahinga ka. Ngayon, pupunta ka sa mall kasi medyo buryo-buryo ka na sa bahay dahil matagal ka nang nakakulong, dahil mahigit halos 2 taon yung pandemic at hindi pa rin tapos, medyo lumuwag na ngayon, na mismo mag-mall, nagpunta ka ngayon sa mall. Tapos pagdating mo dun sa mall, imbis na mag-chill ka, kakain ka lang na masarap, nandun, nagra-rally yung mga kakampings. Oh, eh paano matutuwa yung yung mga undecided? At saka paano matutuwa yung mga ano, syempre pabor naman to dun mismo sa ano, supporter ni Lenny. At yung mga pro-Lenny supporter. Eh kaya lang, konti nga yung supporter ni Lenny. Oh, mas malamang pa rin talaga yung kay Bongbong at yung mga undecided. Oh, edi wala, mabubuisit talaga sa inyo. Oh, so hindi nakatulong yung house to house, hindi nakatulong yung mall to mall, hindi rin nakatulong yung drama na ginawa nila. Dahil kung tutuusin lang yung mga scandal-scandal, kesyo daw api-api si Lenny, sino ba kamoto ang gumagawa para mas apihin lalo si Lenny? Kung hindi si Lenny magsasalita, yung mga supporter niya, walang ginawang iba kung hindi manlait ng masang Pilipino. Ngayon, sasabihin doon, eh, mga disente kuno, maganda ang napag-aralan, maganda ang achievement. Eh, kaya lang kung ikaw, disente ka nga, may kakayanan ka nga sa buhay mo, tapos ibebenta mo naman yung produkto mo doon sa mga taong hindi naman can't afford, di ba? O tinatawag natin na masa, paano mo mabebenta? Diba? Tapos, sasabihin nyo pa, nakadakatok nyo sa pinto, let me educate you. O siyempre, para doon sa mga taong talagang saktuhan lang mabuhay, sasabihin mo, let me educate you, para mo silang sinabihan na, oy, wala kang pinag-aralan, sa akin ka makikinig, kasi ako may pinag-aralan ako. So, from that word na, let me educate you, wala nangyayari. Mas lalo nyo lang, ano, pinagmumukhang mangmang yung mga Pilipino, kasi yun yung tingin nyo. Oh, kaya, imbis na si Lenny magustuhan, mas lalo na didisgrasya. Eh, last year naman, di ba, puro talk si Lenny, hanggang ngayon, nagsasalita pa rin naman siya. Oh, yun bang credentials ni Lenny, ay yung bang achievement niya sa buhay niya, yung bang nandun sa diploma niya, nasa sa curriculum vitae niya, resume niya, by data niya, kung ano man yung tawag niya doon, nakatulong ba yun? Hindi. Hindi nakatulong yun. Kasi, bakit? Una, pinapakita nyo yung ganun, tapos naninira kayo ng ibang kandidato.
Tapos, pagkasira nyo ibang kandidato, ipagpipilitan nyo dun sa tao na masang Pilipino mismo na si Leni lang ang dapat. Kasi siya lang yung merong ganito, ganyan. E paano yon? Hindi naman halos lahat ng mga Pilipino ay nakapagtapos. Yung iba dyan matalino, pero syempre, lack of financial. Kaya napipilitan na lang sila magtrabaho kahit talagang, alam mo yon, sayang din yung talagang talino nila dahil nga sa hirap din ng buhay. Ganon. Hindi lahat nakakapag-aral. Hindi lahat na. So, from house to house. So, yan. Wala kasing internet. So, from house to house, sasabihin mong, let me educate you. Wala. Galit yung tao. O, tapos, ito pa. Eh, di ba, syempre, usapan, disente na lang din naman, di ba? O, si Guanson. O, sa tingin nyo, yung ginagawang pangbabardago lang ni Comelec, dating commissioner Comelec, is si Guanson, is nakatulong yung kay Leni. No! Mas gugustuhin ng mga Pilipino ngayon na regardless kung nakapagtapos ka o hindi, kung ramdam ka ng masang Pilipino, doon ka nila mamahalin. Hindi sa kesyo, alam mo yung nakikipagklasihan ka, kesyo nagbabas ka, naglalakad ka sa lupa ng nakapaa, hindi ano eh, hindi na bebenta sa mga Pilipino yun eh. Sa mga Pilipino noon, mahirap na nga ang buhay, tapos gagamitin mo pa sila para mas lalong mukhang kaawa-awa, ang magagalit talaga yung tao. Diba? Sino ba lahat? Sige, yung totoo, sino ba dito gusto ng ano, ng pangit ng pamumuhay? Diba? Wala naman. Halos lahat naman tayo, kung pinanganak tayo, mahirap. Diba? Halos lahat naman tayo, iba simple lang. Okay na kang makakain ng 3 beses sa isang araw. O. Iba naman, basta ano, basta mabuhay mo yung pamilya mo at magawa mo yung mga gusto mo, sapat na yun. O yun lang sila. Pero in short, hindi naman tayo naghalangat dito na pangit na buhay. Lahat naman tayo magandang buhay. Diba? Ngayon, ang nangyayari lang lalo, mas lalo na na-disgrasya si Leni. Hindi siya nagustuhan ng tao. O ngayon, yung kakampings, paano nyo ngayon papaniwalaan yung sarili nyo na gusto kayo ng tao? Ngayon, ang nakikita ko ng post sa social media, grabe naman kayo, mahal kong Pilipinas. Kahit ito man lang, pagbigyan nyo na makabalik sila, makaupo bilang presidente si Leni Robredo. Yun na yung nakikita ko. Oh. Diba? Pero yung iba, sasabihin, ah, hindi naman totoo yung survey. Ah, wala lang yan, mind conditioning lang yan. Ang daming-daming survey, yung Tangerine, Manila Bulletin, ano pa ba, mga Lilo, Pulse Asia, madami, marami ka mo to. Pero dito ka magtataka, di ba? Isipin mo sila, halos konti lang yung variance at almost same ng ranking nung ano, pero pagdating sa Google Trends, kesyo 54% daw si Leni, si Kiko daw ay 50-something. Paano mo papaniwalaan yung sarili nyo? Diba? Ang mahirap kasi sa campings, dahil hindi nila siguro masigmura, dahil syempre, kahit naman sino, diba? Ang hirap lunukin ng ganung pride eh. Umpisahan mo, iniyabang mo, nilait mo na yung kalaban mo halos, pero wala eh, ganun pa rin eh. Lahat na ng paawa, ginawa, pero wala nangyayari. Kaya ngayon, ang nangyari sa kanila, dahil sa panglalait lalo ng mga kakampings, doon sa mga supporter ni BBM at sa iba pang kandidato, ayan. Mas lalo na disgrasya. Diba? Ngayon, sabi ni Leni doon sa isa niyang interview kahapon yata. Yan. Basta nakita ko lang kasi yan eh. Nakita ko lang. Na pag siya daw ay naging presidente, bibigyan niya daw ng security yung mga mainstream media. Oh! Mainstream media ay negosyo yan. Mali. Dapat bigyan mo ng seguridad yung mga tao na katulad namin. O, diba? Na, syempre, kung ikaw isa kang public servant, dapat tanggap mo yung kritisismo ng tao. Eh, bakit nga si Bongbong? Takot-takot na kritisismo yung tinatanggap niya kahit na below the belt. Pero nakakita ka ba na si Bongbong Marcos o ang pamilya niya o ang mga supporters niya na nagdemanda? Kasi pambata lang yung kung tutusin yung asaran,
pambata lang yun. Pero pag ikaw ay napikon ka, oh, sineryoso mo. So, in short, sabihin, either totoo o mahina ka lang talaga, eh, wala. At tignan mo naman tayo, o, oh, chill lang tayo, o, oh, nagbabase lang naman tayo dun sa mga ginagawa nila, nagbibigyan lang tayo ng reaction, eh, bakit pikon na pikon sila? O, oh, ngayon pa lang, hindi pa presidente si Lenny. Okay, vice-presidente pa lang siya. Pero, bakit yung mga supporters niya hindi niya papagsabihan? O, bakit ngayon, eh, hindi pa siya presidente, busy pa lang siya, pero minamanipula na. Di ba nga dapat, mas lalong, dapat ang pinakita niya, hayaan nyo na magsalita ang iba't ibang kampo, hayaan nyo na sabihin ng publiko ang nararamdaman talaga nila. Eh, hindi ganun yung ginawa ni Lenny. Wala siyang comment doon. Nasasabihin niya lang niya, kasi puro paninira, puro ganito, ganyan. Paano hindi nga masisira? Wala ka naman dapat sirain sa taong sira na. At wala dapat sirain sa taong sa mismong bibig niya nang gagaling yung kasiraan niya. Diba? Ang laki ng pagkakaiba ni Bongbong Marcos kay Lenny Robredo. Sobrang laki. Kung sa bastusan lang, ako as a supporter din naman ni Bongbong Marcos, kaya ko makipagsabayan. Kaya ko lumabel doon sa mga tao na kung talaga makikipagbardagulan, makikipagbardagulan ako. Kaya ko rin lumibel doon sa mga taong may kakayahan din. So, ganun lang kasimple yun. Pero si Lenny, hindi niya kaya. Gumagamit pa siya ng ibang tao para lang, ano, kaawaan. Gamit, ikaw ba naman? Namatayan ka na ng asawa. Okay, sabi daw nila, alay eh. Tapos, ngayon naman, ano pang paawa yung sa anak naman niya na nagkaroon daw ng scandal. 2019 yon, eh, kamusta naman 2016, nakaupo si BP Lenny, ano nangyari? Diba, kasi kung tutusin lang, dapat ikaw bilang nanay mo at anak mo yon, dapat noon pa lang na-resolve mo na yung issue na yun. Eh, ba't na yung eleksyon? Tsaka hindi na uubra sa mga Pilipino ngayon yung mga paggamit-gamit ng iba't ibang tao para kaawaan. Wala, yun yung tinatawag na pavik. Ayan. O, ayan na. Namawala yung aking internet connection. So, sa madalit salita ka mo to, so, no wonder kung bakit yung latest poll ngayon na from 24 down to 18, eh talagang madidisgrasya lalo si Lenny. Hindi ako magtataka. Dahil na rin yun dun sa ginawa nilang mga kadramahan, paggamit ng ibang tao, yung bang magpa-victim ka. Kitang-kita ng mga Pilipino yan. Diba? Ngayon, iba ang nagawa ng social media versus dun sa mainstream. Kasi yung mainstream, na alam naman natin, yung mga ABS-CBN, Inquirer, eh, ito yung mga makaleni naman talaga itong sinusuportahan nito, eh. Tapos sasabihin pa, hindi daw sila bias. Eh, kitang-kita, puro pagpababango. Tapos, diba, ang ABS-CBN nga, nung panahon ni PRRD, walang ibang komersyal na pinapalabas doon kung hindi puro kasiraan ni PRRD. O, lesson na sa atin yun. O ngayon, sino pa maniniwala? Eh kung ikaw nagpapalabas ka ng mga magaganda at hindi ka nagpapalabas ng kasiraan ng ibang kandidato, o di posibleng maniwala pa sa tao. Ay, siyempre, ikaw ang impression mo, ay okay naman to, maganda naman to. Maganda yung ano nila, hindi sila naninira. So, doon pala makukuha nyo yung loob ng publiko, kung hindi kayo naninira. Eh, kaya lang hindi, naninira kasi kayo eh. Oh, eh, paano yan? Diba? Kaya ngayon, kamoto, ang mga Pilipino, tandaan natin, dahil na rin sa social media, yan, may YouTube, may Facebook, kaya lang, medyo buisit tayo dito sa Facebook kasi halos lahat ng supporter ni Bongbong Marcos, eh, talagang minamanipula. Isipin mo, dami-dami, tapos lahat minamanipula. Ba't minamanipula? Siyempre, para mapagtakpan pa yung posible na reaksyon ng tao doon sa ginagawa ng kabilang parlor. Pagbuna ng mali. Ngayon, paano sasabihin ni BP Lenny na poproteksyonan niya ang freedom of expression? Ngayon pa nga lang, minamanipula na kami, mga Bongbong supporters. At yung iba pa, asa na suporta? Diba? Sabi sa inyo, pang election lang. Yan ang mga dahilan kamoto kung bakit yung latest poll survey na dating 24 at pagdating dito sa isang poll,
na ibang kumpanya, bumagsak naman ng 18%. In short, yung mga pagbabahay-bahay, yung mga kadramahan, yung mall-to-mall, at kung ano-ano pa, hindi siya nakatulong. Hindi siya nakatulong sa kandidatura ni Lenny Robredo. Oo, yun. Yun ang dahilan kung bakit. So, in short, kung minamanipula pa dito ang mga supporters ni Bongbong Marcos, mas lalo magagalit ang publiko. Mas lalo magagalit talaga. Ay nako, ewan ko ba kung bakit ginagawa ni Facebook to. No wonder kung bakit marami sa mga kasamahan kong vlogger at influencer ang nawawala dito sa Facebook dahil ina-unpublish ang page. Para syempre, yung mga followers mawala. Mawala na pagkukunan ng balita. Ayun, kaya ganun. Nawawala-wala yung signal natin. Ang lakas naman ng signal ko. Actually, naka 5G ako. Yan yung sinasabi kong pang mamanipula. So, anyway, Kamoto, regardless kung mawala man tayo dito sa Facebook, meron naman akong YouTube. Ayan. Doon na lang tayo magkita-kita. Doon na lang tayo mag-update para sa darating na eleksyon. Almost 7 days, 6 days na lang. Oh, eleksyon na. Ang last campaign will be on May 7. Ayan. So, sabi ko kahapon sa video ko, pupunta sana ako sa meeting de avance ng May 7 dito sa May Paranaque, sa Soler. Kaya lang kasi is parang ang schedule ko for cancer therapy ko is sa ano pa. So, yung Thursday ko, na-move yata ng Friday. So, hopefully, kung matuloy man ako sa Quezon Province, eh, wala akong choice na ako makakasama kasi kailangan ko unahin yung therapy ko. So, makikinood na lang ako sa live. So, doon na lang ako susuporta. O, yun. Kamoto, bantayin nyo maigi yung mga boto nyo. Ayan, bati muna tayo kay Leticia Benedicto. Good AM, Kamoto. Thank you. Gandang umaga po kay MJ Retiro de la umaga pa lang. Good morning kay Maricel Novo watching from Olonga po kay Juanita. Ayan, in their dreams daw, sabi ni Mel Mildred. Ayan, kaya Miss Pamela Reyes Hison. Ayan, solid yan, BBM. Shout out sa BB. Ayan, shout out sa Bongbong Marcos Riders Club. Philippines Riders Club today. Abangan mamaya, sabi niya Nessy Constantino, abangan sa Net 25. Teka lang. Net 25. Akala ko ba Net 25, Net 26? Medyo nalilito ako. O, basta abangan mamaya sa Net 25. 6 PM, ibabalita ang pasya ng aming mahal na tagapamahala sa pangkalahatang pagkakaisa namin sa darating na May 9. O, ito na yung sinasabi ko kagabi. Ah, diba? Dahil ang gagaling nung iba. O, sige. Eh, yung iba kasi, totoo naman, may sinasabi na yung ibang INC members na meron na talaga silang final na susuporta na kandidato. Pero sabi ko lang kasi dun kagabi sa live ko, bilang respeto na lang din at huwag natin pangunahan as kayuni team, intayin natin mismo officially na yung tagapamahala, ang tawag kasi nila dun, yung simbahan nila, ang mismo magsabi, okay, at i-post sa page nila o mismong magkaroon ng video na sinasabi niya na sinusuportahan nga nila si ganito, ganyan. So, yun nga. Yung iba kasi wala eh. Kahit wala pang video. Pag hiningan mo naman ng link, ang sasabihin, kaya siya ganito, ganyan, galing doon. Gusto ko yung may nagsasalita. Gusto ko yung merong... Anyway, kasi lahat naman tayo, di ba? Sino bang hindi may excite? Pero better na sila yung magsabi para talagang official. Para hindi tayo mabackfirean. Ganun na lang. Tsaka respeto na lang din dun sa ano, sa tagapamahala ng ano, ng INC. Kasi ngayon napakadaling i-chismis na lang eh. 'Di ba? Kahit lihiti mo. Pero hintayin natin yung official. Iba pa rin yung official. Okay? So 'yun mga kamoto, maraming salamat. At 'yan ang mga dahilan kung bakit si Lenny ay imbis na pataas sa survey ay ladong nadidisgrasya. Dahil inamin naman ni Richard Hay Darian na sablay ang pangangampanya talaga ng kakampings. Wala, lack of strategy talaga sila.
At saka, ano, hindi rin nila sa sablay eh. Walang naniniwala sa kakayahan ni Bipeleni. Sila-sila na lang. Dahil, imagine, for almost 6 years, mga ba nagawa niya? Dami mo ang binandera, pero hindi ka naman naramdaman ng tao. Ano mangyayari sa'yo? Sa atin. Alay kaya PRRD, di ba? Sisiraan mo si PRRD sa ibang bansa, tapos, gusto mo instant ganyan. O yan mga kamoto, Jello for to go page at magkita-kita tayo ulit sa susunod na live. Yan ang update natin for the latest poll survey. Wala akong idea kung sinong kumpanya yan, pero posted po ito doon sa page ni Thinking Pinoy ni Sir Erwin Tulfo. So yan, check nyo na lang ho doon ha. At yan lang naman ang mabibigay natin yung reaction. Right? So,